Hello guys, it's me again, Krong TV. At sa video ng ito, pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na videos. Sa video ito, pag-uusapan natin ang katanungang magiging Otsutsuki ba itong si Code at ang pagiging Otsutsuki God ni Boruto. So nakilala na nga natin itong si Code na Inner Kara member, sa kasalukuyan siya na nga lang ang active dito. Bukod pa dyan, sinasabing itong si Code nga ay ang kanang kamay at ang pinaka-close ni Ishiki na member ng Kara Organization. At ayon din mismo kay Amado, si Code ay mas malakas pa kay Jigen at siya ay nagtataglay ng malahalimaw na lakas kaya naman siya ay nilagyan ng limiter. Imagine kung gaano kalakas itong si Code at dagdag pa rito ang nakakagulat na revelasyon nga nitong si Ishiki sa previous chapter nga ng Boruto Naruto Next Generation. Ito ay kasunod ng pangyayaring pagkamatay nga nitong si Ishiki Otsutsuki kung saan nga ay nagawa nga siyang linlangin nitong si Kawaki. Na kung matatandaan ay nahirapan sila sa umpisa but in the end, gagawa nga nila itong matalo sa tulong nga ng Baryon Mode. So matapos nga nito ay naging bal o nagulat nga tayo sa revelasyon nitong si Ishiki Otsutsuki kung saan nga ay naipakilala o nakilala natin ang kanyang successor at ang successor nga niyang ito ay isa nga sa Kara member at ito nga ang kanyang lubos na pinagkakatiwalaan na si Code. Binigyan ni Ishiki Otsutsuki itong si Code ng White Karma. Iba nga ito sa Black Karma na nakay Boruto at Kawaki ngayon, kung saan nga ang Black Karma ay ang pinaka-backup file ng mga Otsutsuki, kung saan nga kapag ang perfect vessel ay nalagyan nga nito, dito na nga magre-reincarnate ang Otsutsuki na nagmamay-ari ng Karma Seed na ito. At ang vessel nga na nilagyan ng Karma ay kaya niya ma-access o magamit ang ibang mga powers ng Otsutsuki na nagmamay-ari nito. Samantalang ang White Karma ay kapag meron nito ay magagamit or ma-access din nito ang powers ng nagmamay-ari ng White Karma. Ngunit ang pagkakaiba nito sa Black Karma ay hindi dito marireincarnate ang owner nito. So sinasabi nga ni Ishiki kung gaano nga kamahal at kamiss niya itong si Code. Kung matatandaan nga ay galit or nagsiselos itong si Code kay Kawaki dahil si Kawaki nga ang naging perfect vessel. Ngunit nag-boost ang confident nitong si Code matapos nga siyang bigyan ng White Karma ni Ishiki Otsutsuki. At ayon nga sa last will and testament nitong si Ishiki, gusto nga niyang ipagpatuloy o i-carry ni Code ang kanyang legacy. Kung saan nga ay iaalay niya si Kawaki or si Boruto sa Divine Tree at kakainin ang bunga nito. At pag nakain na nga niya ang bunga ng Divine Tree, makukuha niya ang lahat ng chakra ng buhay, pati na rin ang pagiging Otsutsuki niya. So ang tanong nga sa ngayon, si Code ba ay isang Otsutsuki na ngayong nasa kanya na ang White Karma ni Ishiki Otsutsuki? Matapos nga niyang makatanggap ng White Karma mula kay Ishiki Otsutsuki, si Code ay naset na sa paghihiganti kung saan nga ay tinatarget niya ngayon si Naruto, Sasuke, Boruto, Kawaki at maging itong si Amado. So dalawa nga ang transformation ang naghihintay kay Code, ang pagiging Otsutsuki at ang isa pa ay ang kanyang pagiging Otsutsuki God. Dahil ba sa nakuha na ni Code ang White Karma, ibig sabihin ba nito ay isa na nga siyang Otsutsuki? So para sa akin guys ay maaaring sagot dyan ay hindi. Dahil ang pagkakaroon ng White Karma at ang pagiging Otsutsuki ay dalawang magkaibang bagay. Ang pagkakaroon ng White Karma ay simpleng ang pagkakaroon ng access ng power ng nagmamay-ari ng White Karma. At upang nga maging Otsutsuki, kinakailangan ngang mag-plant ni Code ng God Tree, i-absorb ang lahat ng living things at kainin ang fruit ng Divine Tree, then si Code ay magiging Otsutsuki na. So maaabot nga ba niya ang pagiging Otsutsuki niya o magagawa nga ba niyang maging Otsutsuki? Dahil nga sa lakas, nataglay ngayon ni Code at sinasabi rin na mas malakas pa siya kung ikukumpara nga kay Jigen, hindi malayo nga na magawa o mangyari sa kanya ito. Ngunit ang pagiging Otsutsuki ni Code ay hindi dito nagtatapos ang lahat.
kung saan nga ayon kay Ishiki, siya ay magiging Otsutsuki God. So, ang God nga na ito ay mula sa Otsutsuki lore kung saan nga parang sinasabi dito na ang God na ito ay nagkukonsume ng planets. Pero katulad nga ng sinabi ko sa previous video, maaari nga ang God na ito ay hindi nag-i-exist dahil maaari nga ang message nga ni Ishiki kay Code sa pagiging God nito ay pagbibigay lamang ng tip kung paano abutin o kung paano maging Otsutsuki God. Pero kahit ano pa man, nag-i-exist man siya or hindi, I don't think so. O sabihin na natin na maaari nga itong God mode na ito ay hindi nga maabot ni Code. So alam nyo kung bakit guys. So pansinin nga natin or nanotice nga natin sa picture ng Otsutsuki God ang pagkakaroon ng napakaraming Jogan sa background nito. Para sa akin lang, hindi ko sinasabing mangyayari. So para sa akin nga guys, ang pagpapakita nga ng Otsutsuki God na ito ay pino-foreshadow lang nito ang magiging future ni Boruto. Kasi parang andun na yung key. I mean, na kay Boruto na yung key. Ito ay ang pagkakaroon niya ng Jogan. So parang ito yung nangyari or parang ito yung scene doon sa isang gawangan ni Masashi Kishimoto na Samurai 8 kung saan nga itong si Hachimaru had the key to Pandora's box. At katulad naman ni Boruto na mayroong Jogan sa isang mata nito. So maaaring this picture of Otsutsuki God is just foreshadowing kung ano ang magiging future ni Boruto at hindi ang magiging future nitong si Code. Pero katulad nga sinabi ko sa inyo guys, hindi ko sinabing ito ang mangyari. This is based on my own opinion at sa mga nababasa kong mga analysis about nga sa mangyari sa future ni Boruto o sa kung ano ang maaaring mangyari o kung ano ang kwento nga ng mga kumakalat ngayon na rumor about nga sa Otsutsuki God at sa Otsutsuki King na ito. Kasi parang ito na yung clue guys eh. Yung pinaka-clue nga dito ay ang Jogan. E sino nga ba ang merong Jogan? Diba si Boruto lang? Pero syempre hindi pa rin ako sure dito. Kasi nag-uumpisa pa lang naman na gumanda itong series. Kasi tinake over niya nga ni Kishimoto ang pagsusulat dito. Ramdam ko na talagang mula noong hinawakan nga ni Kishimoto ang series ngayon ng Boruto naramdaman ko na yung ganda at excitement. Lalo na kung ang magiging future talaga nitong si Boruto ay ang maging Otsutsuki God. Dahil hindi naman malayo guys na mangyari ito dahil alam naman natin na almost Otsutsuki na itong si Boruto at alam din natin na in the end ay makokontrol din niya itong si Momoshiki. Katulad nga ng nangyari kay Kurama at Naruto. At bukod dyan, ipinakita nga sa atin sa future footage na makokontrol niya ang Jogan at ang Karma Seal or si Momoshiki. Kaya naman, para sa akin, hindi malayong ito ang maging future ni Boruto. So kung mangyari man ito, napakaganda guys at nakaka-excite. So kung kayo ang tatanungin guys, kaya-kayang maging Otsutsuki ni Code at kaya bang maging Otsutsuki God nitong si Boruto? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box at dito na nga nagtatapos ang video ng ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!